So, pwede no siya ang dikit, ano? Kita nyo, hindi nagtapat. Rice lang ho yan, mamaya tatapat ho yan. Yan, saka nyo gupitin. Huwag po kayo magtatapon ng mga gasket kahit ganyan kalilit kasi mahal ho yan. Siguro yun, baka nasa 100 na ho ang 1 square foot niyan. Ngayon, lagyan pa ho natin ng isa para kumapal pa ho, ano. Nakaganyan ho yan. Ito kasi yung side na galing ng tambucho. So, ito dapat na ang, yan. Ano. So, lagyan po natin ng isa pa. Lapisan nyo para alam nyo kung hanggang saan nyo lalagyan ng rugby. Bakit ho may backing plate? Kasi ho, ito kasi heat resistant pero eventually nadudurog din naman ho. Ano? Hindi siya nagliliya pero nadudurog. Ngayon kailangan nyo ho ng backing plate na bakal. Ayoko kasi pagdating ho ng araw, madumi ho yung intake valve eh. Siyempre, papasok ko sa intake manifold yan. Pag pumasok ko sa intake manifold, dadaan sa intake valve. Yung combustion chamber, given ho yun eh. Given na madumi na yun kasi siyempre sumasabog doon yung diesel eh. Pero yung madumi yung intake valve nyo ho, pagka dumumi ho yun, nagkaroon ng maraming carbon deposit, aangat ho sa pagkakaupo yun, sa tinatawag na bob seat. Pag nagkaroon ho ng angat ho yun, kahit kasing nipis lang ng papel, sapat na ho yun para magkaroon ho kayo ng loose compression. Yung mga old 4D56 ho, wala naman hong ganito eh. No? Though choice nyo ho yan ha, choice nyo. Choice nyo pa rin. Pinakita ko lang ho kung paano ginagawa. So, yun ho, pagsalikupin nyo ho uli. Yan. Medyo pok, may light lang ho, light na pokpok lang ho ah. Huwag yung ano kasi baka madurog ho yung asbestos. Yan. Light lang, light. Okay, bago nyo gupitin, anuhin nyo muna, butasin nyo muna ho. So, hindi nyo napapansin ito 14, ito 12. Talagang sinadya ko ho na gano'n, na oversize siya, no? Pero since hindi na ho siya kakasya, balik na ho kayo sa 12. So, yun ho siya. Hmm.
Suksukan nyo ng tornilyo, parigurado lang para mamaya pagka pinasok nyo, siguradong, you know, labas na yung thread. So, kapitin nyo. Pinturahan ko lang ho saglit to, ah. So habang pinapatuyo ho natin tong plug dun sa baba, pwede pa tayong gumawa ng isa pang plug, ano ho, para dito naman sa taas. This time kahit wala na hong backing plate, ano, kahit wala na siyang backing. Ito, lagay nyo to. Ayan, hindi lumabot. Pagka gusto nyo magmarka ho na napakalalim na gano'n, ano, may teknik ho dyan, ano, ilublog nyo sa grasa. Ayan, oh, ilublog nyo sa grasa. Ayan, namarka ho yan. Tapos ikot nyo lang ng gano'n. Tapos gano'n nyo ulit. Ito pala may gel. Ano, ganyan ang mangyayari niyan. Ano. So, ganun po ulit. Butas. Ayan, napunit pa nga yun. Ganyan yung napupunit. Pero rice lang ho yan. Ganun ho ulit. So, upit. Yan, okay lang ho na medyo lampas siya, ano. Tanggalin niyo na lang ho yung kanto. So, ganito ko siya, no? So, ipasok nyo na ho itong tornilyo kasi kung hindi ako nagkakamali, ito ho ay hindi nyo may papasok to doon sa may kakasanang hindi nakapasok ng mga tornilyo at timano dito sa butas. Nyo, naka-ano na, naka-ready na.
So baka ready na ho yung isang ano. So nakready na ho itong ating pang-plug, ano? Ito yung black, yung backing plate, ito yung asbestos. Yung part na may asbestos, yun ang nakaharap ho sa galing ho ng exhaust manifold ho ah. So yun, ipapasok ho na siya. Naku ha, excuse me ha, ayaw niyang pumasok ha. Hindi lang po, kailangan ko kikilin ko siguro ng konti. So ito na ho siya, kakabit ko na ho, ano. So yun, kita nyo, yun, slide ko na lang. Okay. So, ito yung EGR unit. Pasok nyo ho muna doon sa ilalim. Yun, nakapasok na ho sa ilalim. Kita nyo. Yun. Yun, tapos saka nyo dapat dito sa ibabaw. Ilang ha, mahirap magporma ng isa lang kamay eh.